Welcome back mga kalapatid ano, sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod uli, nagbabalik si Kalapatid Pigeon Love. So, ito, tatapos lang nating maglaba. At pagkatapos natin maglaba mga kalapatid ano, tayo po naligo na para po medyo maganda ang ating aura pagdating po sa aking i-upload na video ngayon. So mga kalapatid, kamusta na po pala ang ating mga loft natin ano? Ngayon po talagang dinadagsa po tayo ng bagyo. December po. Tatapos pa naman ang taon mga kalapatid. So sana po maayos po ang inyong mga alagang ibon diyan sa inyo. So good luck po at sana safe po ang inyong mga ibon ano? Sana maglagay kayo ng mga trapal o panghabong sa inyong mga lock para naman po secured ang ating mga ibon at hindi sila maaksidente o kung ano man po ang mangyari. So mga kalapatid, ang akin pong topic po ngayon ay tungkol po sa ating breeding preparation po. Tungkol po sa ating breeding preparation. Kung paano po tayo magpe-prepara para po sa panimula ng ating breeding ano. So mga kalapatids, umpisahan na po natin ang ating topic. Dito po sa ating breeding preparation ano mga kalapatids, ang pagde-deworm sa kalapati ay importante. Kung magbi-breed ka halimbawa ng December halimbawa, start ka ng first week of October. So umpisahan natin mga kalapatids ang mga sistema sa pag-breeding preparation po sa ating mga alagang ibon. So unang-una mga kalapatids ano, kailangan po malinis ang ating mga materyales na gagamitin. Halimbawa po ng kanilang mga loft, yung kanilang mga cage po nila. Yung cage po na para po sa breeding. Yung po kanilang mga itlugan ng paso. Ayan, itlugan po ng paso. Ayan. Yung pong nabibili sa mga patukaan, meron po sila doon. Yung pong inuman nila at yung mga malapit na container for individual feeding. Siya nga po pala mga kalapatids, doon po sa lagayan po ng itlugan nila, tayo po ay hanggat maaari, pwede po tayong maglagay ng buhangin. Yung pong binistay na buhangin, mga kalapatids. Yung po ang ilalagay natin sa ating mga paso para po sa kanilang itlugan. Ayan, mga kalapatids. Kalimitan po, yung pong ginagamit ng ating mga kaibigang fansir dyan. Mga kalapatids na fansir, yung po ang kalimitan nilang inilalagay. Ang buhangin po na binistay. Yung pong sapat lamang, mga kalapatids. Then ayun, saka natin sila ilagay sa breeding cages para po malinis ang kanilang itlugan. So pangalawa po mga kalapatids ano, ang pagkain nila na ating ibibigay ay kailangan po malinis. It must be clean. Yan. The feeds must be clean mga kalapatids. Nakalagay po sa aking na-research, don't give wormal or wormex. Masyadong matapang yan. Sisirain ang immune system, mga kalapatids, ano? Ng kalapatin nyo. Kailangan po daw gumamit ng MediWorm. Gawa ito ng MedPet, mga kalapatids. Tablet lang siya na maliit. One time lang ang bigay sa hapon. Then, bago nyo sabigyan ng gamot sa umaga, light lang ang kinakain nila kung 10 ibon sila. Half ng can ng sausage can o bali 4 na spoon lang, alas 7 ng umaga ang start with fresh water po mga kalapatids. Walang medisina at walang grits at iba pa mga ibibigay ano. Small quantity lang po ng seeds and fresh water. Yun lang po ang ating ibibigay sa kanila. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mga kalapatids ano, bigyan mo po ng gamot na isusubo mo, walang tubig at alisin lahat ang tubig, then pwede mo na pong isarado ang inyong loft.
At ang panlima po, mga kalapatids, sa pagsapit po ng alas 10 ng umaga, bigyan niyo po sila ng tubig na with salt, 1 gallon of water, 2 spoon of salt para ilabas po yung dumi, yung iba pong dumi sa katawan nila ng ating kalapati. Cleansing lang po yan, mga kalapatids. Then, at 12 midday, pakain ka ng konti, parehas din po ng 4 spoon. Yun lang fresh water with wala na pong asin na ating ilalagay. Malinis lang, huwag ka magbibigay ng electrolyte or kahit na ano paman. Then pagsapit po ng 12:30, paliguan mo na ang kalapati nyo. Individual, lagyan mo ng malatayon ang isang kalahating balde. Kalahating kutsara ng malatayong liquid, ihalo, then ibabad ang mga kalapati. Buka mga pakpak, buntot, at iba pa, then wag mong babanlawan. Hayaan mo lang na matuyo siya at sa kulungan na naarawan silang lahat. So, nasa atin na po mga kalapatids. Ano, may nabibili na po na mga pangligo sa ating kalapati. Katulad po yata nung narinig ko. Wash out po yata yun mga kalapatids. Pwede po yun na nabibili po sa ating bilihan ng mga patoka. Meron po sila doon. Pagdating po ng alas 6 ng hapon, mga kalapatids, ano, pakainin ng normal na bigay mo. Pag may umiinom na sa mga kalapati mo ng tubig, alisin mo ang pagkain nila, huwag mo nang bigyan uli. Then kinabukasan, bigyan mo na ng ideal pills for 4 days. Mga kalapatids, ano, isubo mo sa kalapati mo, then balik sa normal na pakain ang tubig, huwag mo na silang bigyan ng gamot. Sa ikalimang araw, sa ika 5 days naman, mga kalapatids, ng ating breeding session, bigyan mo ng 5 days na galamisin, isang galon ng tubig. Bigyan mo ng isang teaspoon, ihalo, then yun na ipainom mo sa loob ng 5 days. Every day, palit lang tayo ng tubig. Then okay na po 'yon. Saka mo bigyan ng pangkanker. At iba pa. Ang kalapati pagka dumating na ang month ng November, bali po, vitamins A and D and B and C. At wet germ oil, mga kalapatids. Yan lang po, okay na yan sa ating mga ibibigay sa kanila. Yung grits, laging malinis at palit ng palit araw-araw. Ang gamot, 2 times a week lang, Monday and Thursday. Huwag mong bigyan ng mga pandiwar, mga kalapatids, ang ating mga kalapati. 1 time lang po kung breeding. Pagka naman po racing days na po, 15 days before the race, doon ka nalang magde-deworm ng kalapati ninyo, ano? At after 2 weeks of race, doon lang. Iba ang preparasyon, mga kalapatids, ng sa racing at sa breeding. So, ayan, mga kalapatids, na atin pong na-research iyan through Philippine Pigeon Sports Library. Ayan, mga kalapatids. Atin lang pong sundin ang aking pong mga nabanggit. At panigurado, magiging malusog ang inyong mga breeders at lagi pong nasa kondisyon. So anyway, mga kalapatids, ano, maiba naman po ako sa aking topic at medyo tayo katulad nga po ng hiningan ko ng comment sa aking YouTube channel na kasama kong mga foreign national po dito, hindi po nila maintindihan ang aking mga sinasabi, although sila po nagsasubscribe sa akin, ano, mga kalapatids. So, sa mga pigeon fancier po na mga foreign nationals, may ibabahagi po ako na tips sa inyo, ano, kasi po medyo baka manosebleed tayo sa ating sasabihin. Kaya ito, nagsaliksik po tayo ng ibang mga wikang banyaga na ating nasaliksik para po maibahagi sa kanila. So, ito po mga kalapatids at aking pong ibabahagi din sa inyo at sana po inyo rin pong maintindihan ang aking mga babanggitin na topic. Para po sa mga foreign national po, mga kalapatids, no? Assalamualaikum, Muslim friends on my Facebook. Assalamualaikum.
At sa mga Christian po dyan, how are you? God bless us all. So mga kalapatids, on our topic for today, I will give some basic tips on our foreign national who do some who love pigeon racing, and this is their 10 commandments of pigeon racing. These are the 10 commandments of pigeon racing. So we are going to start now, brothers. Assalamualaikum. Number one, always keep good records. There is no way to consistently better your loft, birds, and results when you don't have records. From the very minute a bird enters your loft, it should have a paper trail. Everything that birds does from training, breeding, racing, health results, and everything in between, it should be recorded. So it means you should be recorded it into your logbook or into your record book. My dear brothers who love and admire pigeon racings. Number two is the good health. The good health is a 75% of the equation. Just like any athlete, it is the same on the athlete, my brothers. Racing pigeons need to be in good health to perform at their peak levels. There is no sense of buying top class. There is no sense of buying top class birds if you don't keep them in top condition. So a sick and unhealthy world-class pigeon is in the same category as a losing pigeon. So keep health in priority. So your birds must be in a good condition and in proper training. So it is in your own way to how to maintain and to train your pigeon racing, my dear brothers. So in the third commandments, the basket never lies. That means this goes hand in hand with number one. You may have your favorites in your loft. So it means if you have some pigeon race favorite in your loft, you may have birds who you think look amazing, but in the end, result speak louder than words. Training tosses will always show you who your best birds are. Again, this is why it is also important to keep good records. So that is the number three. The basket never lies. So if you have a favorite in your loft, so the training tosses will always show who your best birds are. So that is the third commandments. Number four, my dear brother, quality over quantity. Quality over quantity. That means a few good pigeons are better than many inferior ones, plain and simple. Not to mention that they are easier and cheaper to maintain as well. Use the basic on your records to help you spot your best and most consistent birds, and use them as the nucleus for your loft. That means quality of your bird is number one and important to our loft. That means the good bloodlines, the pure bloodlines from our pigeons who we are going to select. Start with a good foundation. That's what I am telling on my last upload videos. So if you do not understand what I am saying, if you have friends, Filipino friends in your house, in your company, so you can talk to them and ask them what am I saying, because I lots of my upload videos are in
Tagalog version. It is on our national language in the Philippines. So, my dear brothers, so the number five, number five of the Ten Commandments of Pigeon Racing, start with a good foundation. That means, if you will select a good foundation, so you must start with two pairs of good quality breeders and build a nucleus from them. Again, the basket, records, and results are always the best way to choose birds. Never trust anyone's word alone. Use real data to make educated decisions. So it means, my dear brothers, as I suggest and advise, do not import, do not choose pigeons with low quality. So, I mean, if you will choose a better bird, you can select a good and pure bloodlines. Like what I am saying on my last upload videos. I researched some of the names and the characteristics of the birds, of the pigeon racing birds that we are going to keep on our loft. So maybe, and I hope you will have to choose a good breeders for to start our foundation on our breeding cage. So number six, brothers, successfully flying requires a 365 day per year commitment. This is self-explanatory. But just because the race season is over doesn't mean your commitment to your bird should be. In fact, that should be the time to really audit and reformulate your love and birds according to your previous year's records and put together a plan of attack and plant the seeds for the next season. Number seven, be strategic. Strategy will always beat out luck in the long run. So if you plan of counting on luck or chance to win races, then you're probably better off saving your money and getting a new hobby. Treat pigeon racing like a real sport. So it is clear, my brothers and sisters in a racing racing pigeons, ano? Treat pigeon racing like a real sport. Your birds like real athletes and you like a real coach. Don't know where to start. First and foremost, your strategy should always start with these 10 commandments. Use your records to fine-tune your love and use only your best and proven birds to race with and build from there. And if you're still confused on where to start, you can use this proven system to help you begin your journey. So it is very important for our racing pigeons. So we must treat pigeon racing like a real sport, my dear brothers. So I will restart again. Your birds like real athletes. And you like a real coach. So it's very clear, my dear brothers. And it will help you to begin your own journey as a pigeon fancier. Build the love of the loft into your birds. Spend quality time with your birds and you will improve your record. Give your birds kind, gentle, and regular attention so they will trust you. This should make them contented and afraid. This loving care they receive will encourage their instinctive love of home, and it will speed them up or motivate them to their best performance on race day. Number 9 on the 10 commandments, the loft matters. Too many fanciers underestimate the value that the loft has on the result. The loft is the starting point of everything and is the nucleus of all your efforts.
keep it clean. So it is very important for our love to maintain cleanliness. It is very, very important for the pigeon fancier. Keep it clean, dry, organized, and comfortable for your racing pigeons, and manage it like a true champion. And number 10, and the last one, develop your own unique equation. It means you need to be self-aware of the unique situation that make up your loft and devise a specific plan of attack for it. Again, it's an individual journey, the tops of the race sheets, so understanding the specific and unique needs of you, your schedule, your birds, the races you will be entering, the system you will be using, and everything in between, it is very important to achieving success in our in this sport. So, my brothers and sisters who love pigeon racing, these are the 10 commandments of pigeon racing that I share with you. So next time, inshallah, I will give you some of the again some basic tips regarding our pigeons. Anyway, I'm going now to translate in my own language. So because I was in a nosebleed. Sorry, my dear friends. So mga kalapatids, ano, ayun, mabalik po tayo sa ating lengguahe. Ayan, nagbigay lang po ako ng mga ibang topic sa ating mga foreign national na hindi makaintindi sa ating mga sinasabi sa ating topic, ano, kasi nagtatanong sila sa akin kung bakit hindi ko po raw ini-English yung ibang topic ko kasi hindi nila maintindihan. So mga kalapatids, ano, sa aking susunod na upload videos, pakiabangan na lang po kung ano mga susunod kong topics. At isusurprise ko na lang po kayo, mga kalapatids, kung ano po mga maibabahagi ko pa na may re-research po sa aking YouTube channel. Anyway, mga kalapatids, bukas po, ano, samahan po ninyo ako na maggala pansamantala para hindi naman po lagi tayo nakakulong dito sa kwarto, ano. Siyempre, kailangan po din na muna nating lumabas ng bahay. Ayan, ganito lang po ang aking gawain. Ang mag-research, mag-vlog, para po may maibahagi sa inyo. Pero, bukas po, mga kalapatid, samahan po ninyo ako na maglibang naman po. Dito lang po, ayan, malapit lang po sa amin. Samahan niyo po ako na mangawil or mangisda para naman po maski pa paano medyo malibang-libang po tayo kasi 4 days po akong walang pasok, mga kalapatids. Pero mas maganda po rin, mga kalapatids, na makapagbahagi po ako ng madala sa inyo tungkol po sa ating pagkakalapate, ano, sa pag-aalaga po ng ating ibon. So mga kalapatids, hanggang dito na lang po. At sana po wala na pong bagyo at lumayo na po sa atin ang bagyong Pisoy. So mga kalapatids, good luck po sa inyong loft. At lagi po nating obserbahan ang ating ibon, kung ano po nangyayari sa kanila. At sana po lagyan po natin ng cover ang ating mga ibon, lalo na po sa gabi, para po hindi sila magambala or ano paman. So mga kalapatids, shout out po sa, kung yung mga gusto po magpa-shout out, ano, mag-comment lang po kayo sa dito po sa comment section ng aking channel, at sa shout out ko po kayo, mga kalapatids. Free po, free sa pa-shout outs. Sino po ang gusto magpa-shout out? Ayan. Babatiin ko po kayo, mga kalapatids. Sa aking mga kalapatids vlogger, ano, tulungan niyo po ako na makapagbahagi pa sa ating mga newbie at sa mga beginner ng ating mga
panimula para po sa kanilang mga pagkakalapag-iibon na napiling hobby. So, mga kalapatids, hanggang dito na lang po. At ito po ang inyong lingkod, si Kalapatids Pigeon Love. Bye-bye po!